$314,000 na value ng pie. So meron nag-explain dito kung bakit daw siya reasonable. So tingnan natin kung reasonable nga ba yung explanation niya. So bakit nga daw ba pinupush yung gantong value? Ang sagot nila, why not? And dito sa first paragraph, mukha man daw siya imposible, eh possible naman daw siya magawa. So tingnan natin bakit. So sa first part pala ng second paragraph, ang gulo na ng sinasabi, dito sila nagkaroon ng ICO o kahit anong crowdfunding, ibig sabihin daw nun, walang problem sa liquidity. Hindi ba mas magkakaroon kayo ng problema dun kung wala kayong crowdfunding kasi saan nyo kukunin yung liquidity nyo? And anong kinalaman ng liquidation sa liquidity na pinag-usapan natin dito? Hindi naman to like futures or anything. Bakit may liquidation na term? And yung sumunod, medyo mas may sense na siya kasi sabi daw yung value daw neto nakadepende sa kung i-dictate ng mga pioneers. Kung ano the acceptability, yun daw yung limit nun. So in that case, ang tanong ko nga sa inyo, sino sa inyo magka-accept ng gantong value? If gusto nyo bumili ng gantong bagay, sino yung other person na tatanggap ng ganto? Like, if ever may one pie coin ako, babayag ka ba na bilhin ko, let's say, yung buong bahay nyo? $114,000, siguro naman, enough na yun, diba? So, in that case, papayag ka ba in that consensus or in that system? Kasi kung hindi, then tapos na agad yung argument mo. Tapos, next paragraph, kaya daw $314,159 kasi yun daw yung value ng pie. I don't know kung anong kinalaman nito sa pagkakaroon ng value ng pie. Pero post nyo na lang, gusto nyo basahin. Tapos, next paragraph, yung $314,000, baka lucrative lang daw siya para sa atin. Pero paano naman daw sa ibang mayayaman na bansa? Like, for example nga daw, yung Kuwait. Paano naman daw sa mga yon? Well, fun fact, alam mo ba na sa Kuwait, yung highest average salary earners nila, which is probably like mga doctors, lawyers, o sobrang matatagal na experts, is nasa $5,640. Kapag kinumpit mo to in 12, which is yung annual salary nila, is nasa $67,000 yun. And pag kinumpit mo yun sa dollars, nasa $220,000 pa lang yun. So in this case, imagine, yung one click mo lang sa cellphone mo na ginawa mo lang every single day, halos mas malaki pa yung kinita mo sa possibly doctors, lawyers, and mga other experts ng isang taon. Halos lagpas pa lang ng kalahati yung kinita nila sa kikitain mo sa PieCoin because of your perceived value. And ayan, may pahabol pa na last paragraph, pero yun, kung gusto niyo pa ng mga gatong type ng video, cryptocurrency contents, fundamental analysis, and more learnings, follow nyo ako sa my TikTok.